pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mangga natin. So, puntahan natin yung mangga natin, iminintin natin, tingnan natin, at saka paano natin malalaman na pwede na ba yung hugasan yung mangga natin. So, monitoring lang tayo. So, puntahan natin yung area natin ngayon. Para malaman kung pwede na bang hugasan yung mangga natin. So, ang unang-una yung edad yung basihan natin. So, kadalasan yung mangga natin pwede na yung hugasan pag nasa mga 29 o 30 days na mula nung mag-induce tayo. Ang status ng mangga natin yan ay ganito na. Ito ay 29 na ngayon. Yan. So, kita nyo, may mga nabuo na mga fruit seed dito. Yan. May mga nabuo na yung mga fruit seed. Para malaman na pwede na siyang hugasan, tingnan natin yung mga fruit seed. Ang fruit seed, pag pwede na hugasan nating mangga, ay magbago yan ng kulay. Tingnan natin. Yan. Mula yellow green, magiging green na siya. Tulad yan. Sa gitna. Green na siya. So, pwede na yung hugasan pag ganyan. Lalo na pag lumalaki na yung fruit seed ng ating mangga. Pero kung napansin nyo, wala pang masyadong hoppers at saka trips yung mangga natin, pwede pa nating i-atras hanggang mag 32. 31 yan, 32. Para mas maganda talaga, lumalaki itong mga iba pang fruit seed. Mas marami yung mabuong fruit seed. At pag maraming mabuong fruit seed, mas marami yung magtutuloy-tuloy sa pagbunga ng ating mangga. So, yun ang palatandaan. So, i-recap na natin yung edad ng ating mangga. So, mga 29 hanggang 32 days. Yan ang mga edad na pwede nang pwede nating hugasan. Pangalawa, kahit 29 or 30 days, tingnan din naman natin yung pagkabuo ng fruit seed tulad yan. Yan, tingnan nyo, malaki na siya. Yan, malaki na yung fruit seed. Yan, pwede na ang ganito. Gamunggo na siya. Green na yung fruit seed niya. Yan. So, kumpara mo doon sa, yan, sa katabi niya. Yan, maliliit pa yung katabi niya. Ito, buong-buo na siya, green na green. So, ibig sabihin yan, pwede na. At saka, papansin nyo, yung needles niya sa gitna, may needles kasi yung ano, yung mga bunga ng mangga. Tingnan niyo. Yan, may mga needle yan. Ang tinik ng isda. Yan oh. Yung bago pa lang na fruit seed, kakabuo pa lang mga pulinit. Yung needle niya puting-puti. Pero pag nabuo na yung fruit seed natin, tulad nito. Pwede na siyang hugasan yan. Yung needle niya, hindi na siya maputi. Medyo pa-brown na siya. Pa-brown. Paiba na yung kulay niya. At saka nangihitim na siya dito. Yan, nangihitim na yung sa may ibaba niya. Yan, parang doon sa pundasyon niya. Doon sa may protit sa gitna. Nag-iba, nag-brown na yung kulay niya. Hindi tulad nitong bago pa lang, puting-puti. So, pwede na yung kulay lang basihan natin. Basta mag-green lang siya. Tsaka, kung hanggat maaari, makakita tayo ng mga lima ganyan na mabuo nito. Lima, tatlo, pwede na yan. So, yun ang basihan natin. So, anong gagamitin natin na panghugas? Ang gagamitin natin sa 29 o sa 30 o hanggang 32 na hugas ay yung mga pesticide na hindi mainit tulad ni Upload, ni Chase, ganyan. Yan ang panghugas ng mga pesticide. Yung may iba pang ginagamit na pesticide, yung tulad nila Carbaryl, yan. Si Carbaryl, si Upload at saka si Chase. Iwasan natin yung mga mainit tulad nila Kartap. Ganyan, mainit yan.
Pwede yung panghugas ni karta pang ikatlo na. Pwede rin tayong gumamit ng mga propinipos, isabay natin doon sa karbaril, sa cheese at saka sa applaud, pero kunti lang yung dosage niya, mga 100 ml. Tapos yung paraan sa pag-spray naman, pag naghugas tayo, ipinong-pino lang. Huwag masyadong liguin natin. Yung tamang-tama lang na medyo mabasa ng kunti itong bulaklak. At saka may distansya yung nozzle natin. May distansya, huwag talagang dito. Para hindi siya ma-stress yung protset. Saka pag natamaan, pag malakas yung nozzle natin, hindi pino, siyempre, madamage yung protset. Lilipad yan kasi lakas ng pressure ng power spray natin. So recap natin, paano pwede na hugasan yung mangga natin. Yung tamang edad niya, nagbago ng kulay, green na siya, nabuo na yung protset natin. Skill ang kailangan dito, yung experience talaga, kasi yung baghon pa lang hindi talaga mo inipumpa master kung paano malaman kung pwede na. Pero tingnan nyo lang yung kulay. Pangalawa, pag marami na yung hoppers at saka yung mga threads, mapilitan ka talang maghugas sa 29 yan, 28. Pero yung paraan naman sa pag-spray ay pinong-pino lang, tamang-tama lang na mabasa at saka may distansya. Hindi pwedeng i-stress natin itong bulaklak ng ating mangga. So ganun lang mga kasama. Saka paluapan natin after 2 days. Kasi pagkatapos mapatay natin yung mga bagong nymph na mga hoppers, may mapipisa na naman kinabukasan at saka yung ibang araw na hindi natamaan. Saka yung ibang hindi natamaan, nakatago, makapag-damage pa rin yan. So paluap tayo. So depende yon sa sa tingin natin kung marami pa paluap. Kung marami pa talaga, pwede pangatlo. Yan, so hanggang mga 34 days o 36 days. So ligtas na yan pagdating ng 34, 36 days kasi ito yung inflorescence niya, yung tawag niya sa English. Ito yung bulaklak, titigas to. At saka yung sa may tangkay ng protsit, titigas yan. So hindi na yan makakagat ng basta-basta ni hoppers. So kaya ligtas na yan pag 36 ganyan, 34. So ganito lang talaga mga stills yung pinaka-sensitive. Kasi itong mga bagong protsit, madali talagang madamage ng kagatin nila. Sinisip-sip yung mga sap dito. So yun mga kasama. So gamit lang tayo ng laplaud. Kaya yung cheese at saka karbaril, pwede yun. Pares natin, kung magpares man tayo ng mga propinipos at saka mga cypermethrin, mga kunti lang, mga 80 ml yan, 100 ml. Saka yung si cheese naman at saka si karbaril, ikalahati lang sa dosage doon sa label niya. Pero si applaud, pwede yun yung dosage talaga niya doon sa label. Kasi malamig, mas malamig talaga siya. Okay na talaga yun. So yun lang mga kasama. So hanggang sa susunod. So huwag yung kalimutan mag like, mag comment, magtanong kayo sa comment section. At saka yung hindi pa nakasubscribe, mag subscribe kayo para manotify kayo sa bagong upload. Saka masundan nyo itong channel na to, mas matuto pa kayo. Salamat mga kasama.